Manalangin po tayo. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, nahabag ka po sa amin ng mga lumakad palayo sa iyo at lumakad sa kasalanan, at ang Panginoong Hesukristo ang namatay para sa amin at nagdanak ng kanyang mahalagang dugo upang hugasan ang lahat ng aming kasalanan magpakailanman. Upang sa gayoy hindi na kami mahatulan pa o isumpa muli, at iniligtas ang aming kaluluwa upang kami ay maging anak ng Diyos. At binigyan kami ng malwalhating pag-asa na makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Ako ay lubusang nagpapasalamat sa lahat ng iyong biyaya. Salamat sa biyaya na hindi mo kami iniwan bilang mga ulila habang kami ay namumuhay sa aming laman. Tinutulungan kami sa aming kahinaan at ginagabayan kami sa katotohanan. Kami na mga tinubos sa mahalagang dugo ng Panginoon ay nagkakatipon ngayon sa harapan mo. Salamat sa pagkakataon na magkakasama kami ngayon upang mag-aral ng iyong salita at magkaroon ng fellowship. Sa oras na ito, Panginoon, samahan mo kami at bantayan ang aming puso at isipan ng bawat nakikinig ng salita at ipakita sa amin ang kalooban ng Diyos. Para sa ating churches at sa iba't ibang panig ng bansa at sa maraming churches sa buong mundo. Sa lahat ng brothers at sisters na nagpapanatili ng kanilang pananampalataya at nagpapahayag ng ebanghelyo sa gitna ng mahirap na sitwasyon, pakiusap, bigyan mo po kami ng kalakasang pisikal at espiritwal. Ingatan at gabayan kami upang makapamuhay kami ayon sa kalooban at kalwalhatian ng Diyos sa salita ng Panginoon. Puspusin mo nawa ang mga brothers na nangangaral ng salita ng higit pang salita, karunungan at kapangyarihan ng banal na espiritu, sa gayoy tanging ang salita lamang ng Panginoon ang tama at matapang na maipahayag. Pakiusap, ingatan mo po ang mga may sakit at nasa kahinaan at ibigay sa kanila ang kinakailangan nilang biyaya upang makapamuhay sila sa kalwalhatian ng Diyos nang nasa maayos na kalusugan at hawakan sila upang hindi sila matisod. Kami ay lubos na nananalangin na gabayan kami ng Espiritu Santo sa oras na ito. Dalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Tignan po natin sa ating mga Biblia, Galatia chapter 5. Galatia chapter 5, verse 22 hanggang 26. Galatia chapter 5, verse 22 hanggang 26. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. At ipinako sa krus ng mga nakay Kristo Jesus ang laman na kasama ang masasamang pagnanasa at mga kahalayan nito. Kung tayo'y nabubuhay sa pamagitan ng Espiritu, lumakad din tayo sa patnubay ng Espiritu. Huwag tayong maging palalo na ginagalit ang isa't isa at naiinggit sa isa't isa. Ngayon ay nasa panahon ng may corona at nabubuhay na tayo ng meron nito. Ito ay nagsimula na. Maraming nakapunta ngayon at napakagandang tingnan. Salamat po. Sa mga hindi nakapunta, alam kong gusto din nilang makadalo. At higit na maganda talaga kung ang lahat ay makakadalo na. Maaring sa hinaharap ay ibababa na rin ang paghihigpit at malaya na tayong makakapagtipon, makapag-aral ng salita, makakapag-fellowship at makapagdaos ng mga retreats gaya ng gusto natin. Tuwing Linggo ng umaga ay pinag-aaralan natin sa Biblia ang may pamagat na
mapuno kayo ng Espiritu Santo. Sa Efeso chapter 5 verse 18, huwag kayong magpakalasing sa alak na ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Ikinumpara ng Diyos ang mapuno ng Espiritu sa kalasingan. Kapag nakakainom ka ng may hayag at matapang ka na pagsasalita na hindi mo karaniwang nasasabi. Kapag lasing ka, kakaiba ka kumpara sa normal na mga araw. Siyempre, ang isang Kristiyano ay hindi maaring maglasing. Kung nakainom ka, umiinit agad ang ulo mo at nagkakamali ka. Nakakapagsalita ka ng walang ingat at gagawa ka ng bagay na hindi nararapat. Kahit kailan ay hindi ka dapat uminom ng alkohol. Sa halip ay sinabi sa atin ng Diyos na tanggapin natin ang puspos na Espiritu Santo. Mas higit na magiging mas maagap at mapuno ng Espiritu Santo. Kung tayo'y ligtas na, ang dati nating likas ay nananatili pa rin sa ating puso, kaya nahihirapan at nagdurusa tayo kapag hindi natin nasusunod ng tama ang Biblia at hindi nakakapamuhay bilang karapat-dapat na Kristiyano at anak ng Diyos. Ang ating buhay pananampalataya ay hindi nakakapamunga sa pamagitan ng ating sariling lakas. Natanggap natin ang kaligtasan sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. At ang ating buhay pananampalataya ay naging posible sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya ang banal na Espiritu ang patuloy na nagbabago ng ating puso sa pamagitan ng salita. Binabago niya ang ating mga puso ng salita ng Diyos at habang lumalago ang ating pananampalataya, nasusunod natin ang salita ng Diyos at nabubuhay para sa kalwalhatian ng Diyos. At kung puspos ka na ng banal na Espiritu, makakapamunga ka ng bunga ng banal na Espiritu. Ang magsasaka na nagtatanim ng puno ng ubas ay nagnanais ng mga ubas. Ang Diyos ang magsasaka na nagtanim ng puno ng ubas. At si Jesus ang puno at tayo ang mga sanga. Ngayon, kung gusto nating magbunga, kailangan nating lumago. Kung paanong ang puno ay namumunga sa pamagitan ng pagbibigay ng katas na nagmumula sa ugat, kung tayo ay mapuspos ng salita at kapangyarihan ng Diyos, sa pamagitan ng biyaya ng Diyos at ng banal na Espiritu, ang bunga ng Espiritu Santo ay mabubuo. Ang kaligtasan, ang biyaya ng Diyos, ang pag-ibig, ang mga ito ay nasa ating mga puso at kaluluwa. Ang salita ay hindi lamang dapat teorya, kundi dapat na nahahayag ngayon sa ating buhay. Kaya kung ang ating pananampalataya ay lalago at tayo ay mapuspos ng banal na Espiritu, at kung ang ating mga puso ay mapuspos ng biyaya ng Diyos, katotohanan at mga salita ng Diyos sa pamagitan ng kapuspusan ng banal na Espiritu, mamumunga tayo ng bunga ng Espiritu Santo. Sinasabi ko sa inyo ang lahat ng tungkol sa siyam na bunga doon sa Galatia chapter 5 verse 22 hanggang 23. Ngunit kung alam mo lamang at may pagkaunawa na sinasabi, "Oh, ito ang bunga ng Espiritu." Kung gayon, ang mga bungang ito ay walang kinalaman sa iyo. Ang mga Kristiyano ay dapat talagang namumunga ng bunga ng Espiritu. Dapat nating naisin na mapuno ng Espiritu Santo at naising mamunga ng bunga ng Espiritu Santo. Kung ayaw mong mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, iisipin mong natural na mamuhay ayon sa iyong sariling isip ng walang anumang pagsisisi. Hindi yan tama. Ayon sa Galatia chapter 5 verse 17, sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa espiritu at ang espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin. Ang laman ay nagnanasa laban sa espiritu. Laban, sabi nito. Sinisikap nating baguhin ang ating puso, ang buhay, subalit ayaw ito ng laman.
Ayon sa Galatia chapter 5 verse 16, lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman. Kung tayo'y lalakad sa Espiritu ay hindi tayo mabubuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman. Katulad ng pag-uugali natin noon. Kaya dapat patuloy nating hanapin ang biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng kaligtasan ay minsanan lamang mangyayari, subalit pagkatapos nating maligtas sa Juan chapter 1 verse 16 at mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Nais ng Diyos na patuloy tayong bigyan ng biyaya, puspos ng biyaya at katotohanan. Ang kapuspusan ni Jesus ay dapat nawang mangyari sa atin. Dapat natin itong nasain. Dapat nating simulan ang pagsunod ng isa-isa mula sa maliliit na bagay habang tayo ay nananalangin at nag-aaral ng salita ng Diyos. Sinabi ko ito sa inyo noong nakaraang linggo. Habang tayo ay sumusunod ay maunawaan natin at kapag sumusunod tayo, gaya ng ating naunawaan, ang ating pananampalataya ay magiging mas maayos, lalago at tutungo sa kapuspusan. Kaya dapat nating naisin ang mapuno ng Espiritu Santo at ang mamunga ng bunga ng Espiritu Santo. Bunga ng Espiritu Santo. Tanging ang mga espesyal na tao lang ang magkakaroon nito. Yan ay hindi totoo. Lahat ng Kristiyano ay dapat mamunga nito. Ito ay nararapat at natural na lumalabas sa atin at dapat natin itong naisin. Ngayon, mula sa siyam na bunga ng Espiritu, nais kong ibahagi sa inyo ang tungkol sa panghuli. Ito yung pagpipigil sa sarili. Habang inahanda ko ang sermon na ito, akala ko madali lang ito dahil alam ko ang pagpipigil sa sarili. Ngunit ito ay napaka-importante at maraming bagay ang dapat na pag-usapan tungkol dito. Kaya naisip ko baka hindi ko ito matapos ngayon. Sa Christian life, ang pagpipigil sa sarili ay napakahalaga. Kung walang pagpipigil sa sarili, napakahirap na ipamunga ang mga naunang bunga. Ang pagpipigil sa sarili sa English ay tinatawag na self-control. Ang pagkukontrol sa sarili. Sa makatuwid, ang pagpipigil sa sarili ay nangangahulugan ng naaangkop na pagkontrol at paglilimita na hindi sumusobra mula doon sa tamang paraan. Ito ang kahulugan nito. Kapag yung katawan natin ay tumaas ang temperatura mula sa 36 gaya ng 37-38, ay may problemang nangyayari sa katawan natin. Pero hindi rin pwedeng tumaas agad yung temperatura. Ang katawan natin ay agad na nakokontrol yung temperatura. Pero ang puso natin ay hindi automatic. Hindi natin ito kayang kontrolin agad. Dapat nating kontrolin ang ating sarili. Kaya ang pagpipigil sa sarili ay nangangahulugang mag-control, magpigil, magtimpi at umiwas. Dahil nasa atin pa rin ang likas na pagkamakasalanan na namana natin kay Adan, sa puso ng mga ligtas na Kristiyano, may parte pa rin na ayaw ang salita ng Diyos. Ayaw sumunod at nais na mamuhay ayon sa ating kagustuhan. Kaya dapat natin itong maayos na pigilan. Ang buhay na may pagpipigil sa sarili ay napakahalaga. Ang buhay na may pagpipigil sa sarili ay nangangailangan ng pasensya at pagdurusa. Kaya, inihintulad ni Apostol Pablo ang Christian life sa taong tumatakbo sa isang takbuhin. At dun sa boksingerong sumusuntok sa kanyang kaaway gamit yung kanyang kamao. Iyan yung sinabi ni Apostol Pablo. Kaya nga kung titignan natin, nakasulat ito sa 1 Corinto chapter 9 verse 24 hanggang 20. Sa verse 24. Tingnan natin sa 1 Corinto chapter 9 verse 24. 1 Corinto Chapter 9. Chapter 9, verse 24.
Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga tumatakbo sa isang takbuhan ay tumatakbong lahat? Ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Kaya tumakbo kayo sa gayong paraan upang iyon ay inyong mapagwagian. Maraming taon na ang nakakalipas. Maraming Olympic Games na ang ginanap doon sa Greece. Ang mga tumatakbo sa karera, sila yung mga runners. Sila ay mga piniling manlalaro. Ang salitang tumatakbong lahat, ito naman ay nangangahulugang lahat ng manlalaro ay tumatakbo sa takbuhing inilagay na. Hindi sila tumatakbo ng ayon lamang sa kanilang kagustuhan. Kaya tatakbo sila ng buo nilang lakas, ngunit hindi ba ninyo nalalaman na iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala? Sa panahon natin ngayon, iisa lang ang tumatanggap ng gold medal. Noon, ang laurel wreath ang iginagawad ng hari at ito ay isang napakalaking karangalan na makatanggap ng laurel wreath kaysa ang tumanggap ng gantimpala o pera. Ito yung karangalan ng buong pamilya at karangalan ng taong tumanggap ng laurel wreath mula sa saninlahi hanggang sa saninlahi. Hindi mo ba alam na may isang tatanggap ng gantimpala? Maring ikaw. Ito yung sinasabi sa mga Kristiyano. Ito yung sinabi ni Apostol Pablo sa mga brothers at sisters sa Korinto ng panahong iyon. Ang mga Kristiyano sa Korinto ay ligtas na at may kaalaman sila na nagpapanggap na matalino at marangya, ngunit hindi sila namumuhay ng maayos na Christian life. Ito yung tinutukoy dito. Sinabihan na tumakbo. Tayo ay mga atleta sa field, hindi mga tagapanood lang. Dapat muna nating malaman iyon at kailangan nating isipin na itinakda ng Diyos ang ating daan at doon at tayo ay atleta sa takbuhan na ito. Kaya tumakbo kayo ng gayong paraan upang iyon ay inyong mapagwagian. Ayon sa Filipos 3:14, nagpapatuloy ako tumo sa mithiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. May layunin ang mga tumatakbo, mapa-sprinter or long distance running. Dapat tayong tumakbo patungo sa Kanya ng buo nating lakas. Kaya tumakbo kayo sa gayong paraan upang iyon ay inyong mapagwakian. Sinasabi doon sa Hebreo chapter 12, kaya't yamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi, itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumibitag sa atin at tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harapan natin. Marami ang naunang mga banal, gaya ng mga maraming tao na nanunood sa takbuhan. Ang nanunood sa atin ay si Jesus at ang Diyos ay nanunood din. Tayo ay mga tumatakbo ngayon, patungo sa ating layunin para sa gantimpala ng pagkatawag sa atin. Si Jesus ay nakatayo na may hawak na korona na naghihintay. Ngunit sa verse 25, ang bawat nakikipaglaban sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay. Ang mga atleta ay tumatakbo para makuha ang gantimpala. At walang sinuman ang tumatakbo bilang libangan lamang. Ano ba ang ginagawa ng mga manlalaro upang makakuha ng gantimpala? Ang mga atleta, ito ay nagsasanay ng magkakasama sa loob ng ilang buwan. Kapag titignan ninyo ang mga atleta ng ating bansa, nagtitraining sila ng husto sa mga camp. Kaya ang mga manlalarong ito ay malalakas kaysa mga normal na tao. Dinidevelop nila yung mga technique. Hindi ba nakakamangha na makita ang mga manlalarong ito? Hindi ito nangyayari ng biglaan. Ito ay sa pamagitan ng mga pagsasanay. Ang mga atleta ay nagpipigil sa pagkain, tulog at sariling kagustuhan. Pagpipigil sa lahat.
ang bawat nakikipaglaban sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili. Sa lahat ng mga bagay, nagpipigil sa sarili. Hindi ba ang mga sundalo ay nagsasanay din upang maging mabuting sundalo? Napakahirap na pagsasanay. Nakita ko yung pagsasanay nila sa mga training camp, mga barbed wire sa ibabaw ng kanilang ulo at gumagapang sila. Gumagapang sila sa ilalim na may putik at namamatay sila kapag itinataas nila yung kanilang ulo. Mga totoong bala yung lumilipad sa training. Gaya ng mga sundalong nagdadala ng mga baril at gumagamit ng gamit, yung kanilang braso, yung papunta dun sa kalaban, ito yung kanilang ginagamit, sila ay dumadaan sa mahirap na pagsasanay. Ang mga special forces ay sinasanay sa paghulog ng parachute mula sa matataas na lugar at dumadaan sila sa krisis ng kamatayan at nagiging malalakas na sundalo at hukbo sa pamagitan ng mga pagsasanay na ito. Ganon din ang mga atleta. Ang mga Kristiyano ay dapat ding magsanay. Ang mga Kristiyano ay hindi dumaan sa... Yung mga Kristiyano hindi dumaan sa pagsasanay ay magiging talunan kapag sila ay naharap kahit na sa napakaliit na kahirapan. Sila ay nahuhulog. Alam natin na ang pagpipigil ay isang uri ng pagsasanay. Kailangan nating magkaroon ng pasensya at pagdurusa. Ang bawat nakikipaglaban sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nila iyon upang sila ay makatanggap ng isang korona na may pagkasira upang tayo'y, ngunit tayo'y sa walang pagkasira. Yung mga laurel na nakukuha ng mga atleta ay mabilis na nalalanta at nasisira. May nagsasabi na ang gold medal, silver at bronze medal, ito ay isang metal lang. Pareho lang. Tayo ay hindi gaya nito, hindi ba? Gusto nating matanggap ang gantimpala na walang kasiraan. Putong ng kalwalhatian, putong ng katwiran, putong ng buhay, ang Biblia ay maraming itinuro tungkol sa mga putong. Kaya ang pagtitimpi ay napakahalaga. Ito ay kinakailangan sa ating Christian life. Doon sa verse 26, kaya't ako'y tumatakbo na hindi gaya ng walang katiyakan, hindi ako sumusuntok na hindi gaya na sumusuntok sa hangin, ngunit sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa itong alipin upang pagkatapos na makapangaral ako sa iba, ako mismo ay hindi itakwil. Kapag ikaw ay isang mananakbo, hindi ka nagpaparuot pa rito. Ang mga atleta ay may layunin. Sinabi ni Apostol Pablo, ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na makapagpatutuo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Aking takbuhin. Mula sa kanyang kapanganakan sa Bethlehem hanggang sa kanyang kamatayan sa krus sa Kalbaryo, ito yung takbuhin na inihanda ng Diyos para kay Jesus. Si Pedro ay tinawag ng Panginoon mula sa dagat ng Galilea at sinanay sa loob ng 3 at kalahating taon. Pagkatapos na unawaan niya na hindi niya kayang sumunod kay Jesus sa sarili niyang sikap at siya ay nabigo. Ngunit, pinanumbalik ni Jesus si Pedro at ipinangaral niya ang Ebanghelyo hanggang sa oras ng kanyang kamatayan. Siya ipinakong pabaliktad habang nangangaral ng Ebanghelyo sa Roma. Ito yung takbuhin ni Pedro. Pagkatapos ay si Santiago, siya yung pinakaunang pinugutan sa mga apostol at ito yung kanyang maikling takbuhin. Ang nakakabatang kapatid niya na si Juan ang pinakahuling namatay sa mga 12 apostol. At dumanas ng kahirapan at pagdurusa hanggang sa siya ay namatay pagkatapos ay naisulat at matapos niyang naisulat yung aklat ng Apokalipsis sa Patmos. Gayunpaman, ang kanyang takbuhin ay pagtanggap at pagsulat ng huling aklat ng Apokalipsis doon sa Bagong Tipan. Kaya, bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang takbuhin. Hindi natin kailangan ng masyadong mag-alala. Ang layunin natin ay tumakbo patungo kay Jesus.
Ang takbuhin natin ay maaring maiksi o mahaba. Ngunit hindi ako tumatakbo nang walang patutunguhan. Ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. May mga salita ng Diyos na nagtuturo sa atin ng daan mula noon tayo ay maligtas sa mundong ito hanggang sa humarap tayo sa Panginoon. Ako ay tatakbo ayon sa salita hanggang sa huli. Huwag tayong liliko, huwag tayong lumiko sa kaliwa o sa kanan. Subalit, kapag dumating na ang espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya tayo o kayo sa buong katotohanan. Kaya nagpapatuloy ako tungo sa mitiin at hindi ako sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. May isang boksingero, siya'y nagsasanay na sumuntok sa target. Kaya saan ba karaniwang sumusuntok ang manlalaro? Itinatama nila ito sa ilalim ng mata ng kalaban. Sa isang labanan, mananalo ka kung tatamaan mo sa importanteng bahagi ang kalaban. Kaya huwag tayong sumuntok sa hangin kapag lumalaban. Ang taong sinanay ba ay sumusuntok sa hangin? Kailangan niyang sumuntok ng tama. Subalit, dahil ang pakikipaglaban natin ay hindi sa laman at sa dugo. Hindi tayo nakikipaglaban sa tao. Kanino tayo lumalaban? Sinabi ni Apostol Pablo na ginagawa kong alipin ang katawan. Ito ang pakikipaglaban sa kanyang sarili. Una, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na nagahari sa sanlibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Hindi natin nakikita ang pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid. Dahil ang Diablo ay kumikilos sa ating laman, maging ang mga ligtas ay maaring gamitin ng Diablo. Dapat ninyong malaman ito. Hindi maagaw ng Diablo ang ating kaligtasan, subalit kung hindi natin susundin ang salita ng tama, pasisiglahin ng Diablo ang pagnanasa ng ating mahihinang laman at gagawin tayong napakawalang silbi. Maaring ibagsak ng Diablo ang ating pananampalataya at gawin tayong walang silbi sa harapan ng Diyos. Hindi dapat maging ganito. Ito ay napakalaking pagsalungat. Napaka. Kaya, kanino tayo laban? Sa ating sarili. Sa ating sarili po. Sa 1 Pedro chapter 2 verse 11, mga minamahal, pinapakiusap ko sa inyo bilang mga dayuhan at ipinatapon. Tayo'y mga dayuhan sa mundong ito. Ang ating lungsod ay nasa itaas. Nakahanda na ang walang hanggang bansa para sa atin. Tayo'y mga manlalakbay na dumaraan lamang ng ilang sandali. Ito yung kahulugan nito. Bilang mga dayuhan at ipinatapon. Huwag nating ilagak ang puso sa mundong ito. Sinabi na kayo'y umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Ito'y nakikipaglaban sa kaluluwa. Alam niyo ba ang salitang nakikipaglaban? Nakikidigma, lumalaban. Ang laman ay nakikipaglaban sa Espiritu Santo, nakikipaglaban sa Diyos. Ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos. Ito'y pagkapuot laban sa Diyos. Maging ang mga ligtas ay maaring mapuot sa Diyos. Kapag sila'y ginamit ng Diablo, maaaring itong mangyari. Kaya nga ang Espiritu ay laban at laman ay laban sa isa't isa. Kayo'y umiwas sa mga pagnanasa ng laman at nakikipaglaban sa kaluluwa. Pagpipigil, ito ang sinasabi nito. Kaya sinabi ni Apostol Pablo na sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa itong alipin. Ang katawang ito'y ayaw magpaalipin. Kapag nakikinig tayo sa salita, iniisip natin, oo, dahil ligtas na ako, dapat kong mahalin ang Panginoon, dapat kong sundin ang salita ng Diyos. Amen. Subalit pagkalipas lang ng ilang oras at pagkaalis sa main hall, iniisip natin, well, kailangan ko ba talagang mabuhay ng ang naayon sa salita? Nasa laman naman ako. Ang sitwasyon ko ay ganito, ganyan, kaya.
Kapag nakababa na sila, karamihan sa mga salita ay nakalimutan na. At sa labas, kapag may dumang maganda at makintab na kotse, iniisip nila, napakaganda naman ito. Sana magkaroon din ako nito. At kapag nakakita sila ng nakadamit ng maayos, napakaganda naman ito. Lagi tayong tumitingin sa mga bagay ng mundong ito, sa mga taong nakatira sa magagandang bahay, sa mga taong magagaling. Patuloy tayong ginugulo ng Diablo. Pinapasigla nito ang pagnanasa ng ating laman upang hindi natin masunod ang salita ng Diyos. Ito yung katotohanan. Kaya nga, kahit makinig tayo ng salita, walang pagsasabuhay. Kaya nga sa Santiago chapter 1 verse 22, ngunit maging tagapagtupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Ang taong nakikinig subalit hindi tumutupad ay dinadaya ang kanyang sarili. Ang taong hindi sumusunod, dinadaya niya ang kanyang budhi. Mayroong pagnanais at sinusubukang sumunod subalit bakit panandalian lamang at madaling lumilipas? Bakit ba natin pinag-aaralan ng Biblia upang maraming matutunan at maituro sa iba? Upang gamitin sa iba? Hindi ito kagaya ng pag-aaral ng literature or philosophy book. Ang Biblia ay hindi isang pananaliksik na kagaya nito. Ito'y upang sundin, upang maunawaan ang kalooban ng Diyos at sundin. Roma 12:2, kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Upang maunawaan at maisagawa ito, matuto tayo. Subalit kahit lubos nating nauunawaan, hindi natin ito sinusunod. At wala tayong pakialam dito. Ito talaga ang problema. Kaya kailangan nating patuloy na supilin yung laman na ginagawa itong alipin, kagaya ni Pablo. Ang saktan at sugatan ng ating laman, ito ang iniisip ng tao sa pagsupil sa sarili at pagsuntok sa sarili. Ikaw na laman, napakasama mo. O di kaya'y kailangan ba nating gutumin ang sarili hanggang kamatayan? Ito ba yung pagsusupil sa laman? Hindi. Tumutukoy ito sa pagnanasa ng laman. Ngunit sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa itong alipin upang pagkatapos na makapangaral ako sa iba, ako mismo ay hindi itakwil. Hindi ito nangangahulugang mapupunta sa impyerno, kagaya ng hiniram natin na lalagyan ng tuntubig. Maingat natin itong ginagamit at ibabalik sa may-ari. Subalit, kung mali ang pagkakagamit nito, kagaya ng lalagyan ito sa harapan ng Diyos, tayo ay maaring itapon pagkatapos gamitin. Nangangahulugan ito na itatakwil kayo. Hindi nangangahulugan na itatapon tayo sa impyerno. May isang taong nagpagal sa maghapon subalit dahil sa isang pagkakamali, ang lahat ng pinagpagalan niya ay nawala ng walang kabuluhan. Kaya kailangan nating supilin ang ating sarili at gawin itong alipin. Kung hindi, kapag nangaral tayo sa iba, tayo itatakwil. Dapat nating katakutan ito. Dapat. May napakahalaga tayong katayuan bilang anak ng Diyos. Bilang Kristiyano. Anong silbi kung ipinanganak kang prinsipe pero hindi ka kumikilos na prinsipe at araw-araw nakatambay kang kasama ng mga palaboy at laging lasing? Gayun din yung mga politiko. Ibinuboto sila ng tao at sinasabi, kung sino man ang maging pangulo, siya ay magiging bayani natin. Sa isang banda, ito'y parehas na tama at mali. Kung siya'y mahusay, ang bansa ay uunlad at magagawa niyang maging tunay na bayani sa kanila. Subalit maaari rin niyang sirain ang isang bansa. Ang taong kagaya nito'y mas mabuti pang hindi naging pangulo para sa kanyang sarili at sa mamamayan. Gayunpaman, kung gagawa tayo ng mali, maaari tayong itakwil sa harapan ng Diyos. Sa halip ay tatanggap tayo ng malaking pagsaway. Si Solomon, na anak ni David, ay naging hari sa Israel at itinayo ang templo. Isinulat niya ang Kawikaan, Ecclesiastes, at Awit ng mga Awit. Tatlong aklat sa Biblia, siya'y nakakamangha. Subalit,
Sa huli, eh, ano yung nangyari? Nagdala siya ng napakaraming babaeng hintil. Kung nasa katinuan man siya o mayroong demensya, eh, nagsimula niyang yukuran ang mga Diyos-Diyosa ng mga babaeng hintil na dinala niya. Sinaway siya ng Diyos ng maraming beses, subalit hindi siya nakinig. Kaya nga, sa 12 lipi, 10 ang inagaw sa kanya at ibinigay kay Jeroboam. Lahat ng ibinigay sa atin ay maaring kunin kung gagawa tayo ng mali. Subalit dahil sa tipan sa kanya ng amang si Haring David, hindi siya pinatay sa panahong ito. Kaya nga dapat nating katakutan ito upang hindi itakwil. Sa Galatia chapter 5 verse 16 sinabi, "Lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman." Kailangan nating matutunan kung paano lumakad sa Espiritu at kailangan nating kumilos ayon sa Espiritu. Sinabi sa Galatia chapter 5 verse 24, "At ipinako sa krus ng mga nangkay Kristo Jesus ang laman na kasama ang masasamang pagnanasa at ang mga kahalayan nito." Ipinako na. Subalit bakit buhay pa ito? At masigla pang kumikilos, bakit? Ganito ang laman. Kaya nga, sinabi ni Pablo, "Ako'y namamatay araw-araw." Araw-araw. Bakit siya namamatay araw-araw? Dahil hindi pa ito lubos na namamatay, kaya kailangan itong araw-araw na namamatay. "Ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Hindi ito nangangahulugang namatay tayo kasama ni Kristo nang siya'y ipako. Nangangahulugan nang si Jesus ay ipinako, binayaran niya ang ating mga kasalanan, sumpa at kahatulan. Ngayon, pagkatapos maligtas, sinabi ng Espiritu Santo, 'Huy, namatay ka na ng kasama ni Jesus.' Pati ang iyong laman, ngunit tayo ay nabautismo ang pagkatapos maligtas, hindi tayo naligtas dahil tayo ay nabautismohan. Ang mga ligtas ay binabautismohan." Ano ba yung bautismo? Ito yung pagpapahayag ng pananampalataya sa harapan ng Diyos at ng tao. "Ako'y namatay sa aking mga kasalanan, nabuhay ako para sa katwiran. Ako'y namatay at muling nabuhay para sa Diyos. Nang ilubog ako sa tubig, namatay ako kasama ng Panginoon. Ito yung paglilibing sa akin. Nang ihawon ako mula sa tubig, nabuhay ako bilang bagong nilalang." Ito yung ating patutuo at pahayag, hindi ba? "Hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin." Kailangan natin itong sampalatayanan. Kaya nga, itinuturing natin ang Panginoon bilang Panginoon sa ating puso. "Ako'y inilibing pagkatapos mamatay. Ngayon, nasa akin ka na. Ikaw ang aking Panginoon. Gawin mo ang iyong kalooban. Mabuhay man ako o mamatay." Dapat nating ihandog sa Panginoon ang ating sarili, kagaya ito ng paglipat ng otoridad sa ating bahay. Kapag nagpakita ang bagong may-ari ng bahay, kailangan mong iwan at ibigay ang otoridad sa kanya. Tama? Ngayon ay dapat nating ibalik ang lahat sa Panginoon at ating sabihin ng may kapakumbabaan na, "Panginoon, gawin mo ang nakakalugod sa iyo. Ang lahat ay mula sa iyo. Mabuhay man ako o mamatay. O Panginoon, pakiusap, pamunuan mo ako. Ako ay iyong alipin. Mabuhay man ako o mamatay. Mabuhay man ako o mamatay, dapat ganun ang gawin natin sapagkat tayo ay sa Panginoon. At pagkatapos, ang Panginoon ay mamumuno. Ang Panginoon ay hindi namamahala ng may kalupitan na gamit ang dahas. Kaya dapat tayong sumunod. Ang Panginoon na nagligtas sa atin, siya ang Panginoon ng buhay, hari ng mga hari at ang Panginoon ng kalwalatian. Hindi niya nais na tayo ay magdusa, kundi nais niyang mamuhay tayo sa kalooban ng Diyos. Kaya niya ito pinapahintulot na dahil nais niyang bigyan pa tayo ng mas higit pang mga gantimpala at karangalan. Kaya huwag natin itong tanggihan. Tinatawag natin itong pagpipigil sa sarili. Ayaw mo ba? Sa makatuwid, ang mga Kristiyano ay dapat lamang umasa
at lumakad ayon sa kapangyarihan ng Espiritu Santo upang supilin ang pagnanasa ng laman at gawing itong alipin. Kaya ang mga Kristiyano ay kailangan magwagi sa pakikipaglaban sa kanilang mga sarili. Dapat nating patuloy na kontrolin, pigilin at pamunuan ang ating mga sarili at sikaping mapuno ng likas ni Kristo. Sa madaling sabi, dapat tayong higit pang magsikap. Pumupunta ka ng church kapag Linggo nang parang wala lang. Tapos ay babatiin mo ang mga brothers at sisters. Pagkatapos ay kakanta ka ng awit papuri, mananalangin, masisiyan sa sermon at magsasabing, "Sige po ulit sa susunod na Linggo." Well, maging ang ibang relyosong tao ay mas magaling pa nga sa paggawa na ito. Ang tawag dyan ay relyosong buhay. Hindi buhay pananampalataya. Kaya nga, kayo'y umiwas sa mga pagnanasa ng laman. Ang sinasabi nito ay ang pagpipigil. Ito po ay napakahalagang usapin. Ang pagpipigil ay napakahalaga para sa ating mga Kristiyano upang maipamuhay natin ang maayos na buhay pananampalataya. Dahil hindi maaring mamuhay ang isang Kristiyano nang walang pagpipigil sa sarili. Ito ay karunungan at katangian na dapat mayroon ang Kristiyano. Katangian ng isang Kristiyano. Maraming bagay ang dapat mong pigilan para sa iyong sarili at para sa church. Kapag hindi ka nagpipigil sa sarili, hindi ka makakapamuhay ng maayos sa pamumuhay Kristiyano, at kung hindi ka nagpipigil sa sarili, hindi ka makakapaglingkod ng maayos sa church. Ni hindi ka makakapamuhay para sa Panginoon. Kapag hindi ka nagpipigil sa sarili, hindi ka magiging kapaki-pakinabang. Ikaw ay magiging problema sa church. Doon sa 1 Timoteo 3:2 ay nabanggit ang salitang obispo. Ang obispo ay ang pastor o kaya naman ay ang mga nakakatanda sa iglesia. Sila yung mga leaders ng church. Merong mga nagtuturo at mayroon namang mga nangangalaga. Sila ay tinatawag na mga obispo. Sila ang mga nangangalaga ng church ng mabuti. Sa isang pamilya, yung ama ay gumagawa ng kanyang mga tungkulin. Ang ina ay gumagawa rin ng kanyang tungkulin. At ang kwalipikasyon, ang obispo ay walang kapintasan. Ang hindi nakabuot sa pamantayang ito ay hindi maaring humawak ng tungkulin ito. Sila ay napagsasabihan ng mga tao kasi may kaisipan sila na bakit hindi mo muna ayusin ang sarili mo. Kailangan po nating mamuhay ng may pagtitimpi. Yung taong mangingino may hindi maaring maging opispo ni ang magagalitin at walang kahinahuan. Maging ang mga elders ng mga church. Ang pamantayang ito ay ibinigay sa kanila. Nasusulat sa 1 Timoteo, may sasabihin lang po ako ng sandali, lalong-lalo na sa mga sisters. Mga sisters, sa 1 Timoteo chapter 3 verse 11 ay sinasabi, gayon din naman ang mga babae. Ang mga sisters ay maari ding maging mga diakonesa. Sa Roma chapter 16 verse 1, sabi si Febe na ating kapatid na babae na naglilingkod sa iglesia na nasa Sincrea. Si Febe ay isang sister na ang pangalan ay Febe. Si Pablo ay sumulat ng aklat ng mga taga-Roma at bago siya magtungo sa Roma, isinulat niya ang patungkol sa isang sister na ito na taga-iglesia ng Sincrea. Sa verse sa baba, nakasulat ng obispo, gaano kahalaga na maipadala ang aklat ng mga taga-Roma? At ang tungkuling ito ay ibinilin hindi sa isang brother, kundi sa isang sister na nagngangalang Febe. Kaya isinulat ni Pablo nang dumating ang sister na iyon. Tanggapin ninyo siya sa Panginoon ayon sa nararapat sa mga banal. Ito ay nangangahulugang batiin siya ng may katapatan. Bakit kinakailangan ganun?
sapagkat siya na may naging katulong ng marami at ng aking sarili. Si Sister Febe ay matapat na babae at sinserong sister. At ilang mga kapatid pa na tulad nila Priscilla ay nasa Biblia at sila ay mga kapwa manggagawa sa church. Kahit na ang isang miyembro ay isang diakono, kung siya ay gumagawa ng mabuti para sa church, siya ay isang diakono kahit hindi siya diakono. At kung siya naman ay isang miyembro at binigyan ng posisyon bilang diakono, kung hindi naman siya naglilingkod ng mabuti, hindi siya tunay na diakono. Dun sa 1 Timoteo 3:11, gayon din naman ang mga babae ay dapat na maging kagalang-galang. Ang mga sisters ay dapat na maging kagalang-galang, hindi mapanirang puri kundi mapagpigil. Ang pagiging mapagpigil ay nabanggit muli. Tapat sa lahat ng mga bagay. Dapat kumilos ng ganito ang lahat ng mga Kristiyanong sister. Ito ay dahil sa ang lahat ng mga Kristiyano ay mga manggagawa na gumagawa para sa Panginoon. Hindi lamang yung mga taong itinalaga bilang manggagawa ang manggagawa. Maging yung mga taong gumagawa ay manggagawa rin. Paumanhin po, ngunit ang katangian ng mga babae ay mahilig silang magsalita. May isang taong nagsabi sa akin na sinasabi na ang mga babae na bubuhay ng higit ng ilang taon kaysa sa mga lalaki, mga 4 to 5 years. Ayon sa pag-aaral, ito raw ay dahil sa mabilis tumawa ang mga babae. Opo, hindi madalas tumawa ang mga lalaki. Ngunit sinasabi na ang pagtawa ay mabuti sa kalusugan. Hindi lamang mabilis tumawa ang mga babae, kundi mahilig ding magsalita. Kapag nagkita sila, pagkatapos ng mahabang panahon na hindi pagkikita, patuloy silang nag-uusap nang hindi nila namamalayan ang oras. Ngunit, iba ang mga lalaki. Kung gayon, mahalaga para sa mga babae ang magpigil sa kanilang sarili sa bagay na ito. Ang pagiging madaldal ay dapat makontrol. At ang mga babae ay dapat na maamong sumunod. Opo, kinakailangan magkaroon ng pagpipigil sa sarili. Sinasabi ng Biblia, ang tinig ng hangal na kasama ng maraming mga salita. Kung titingnan natin sa 1 Timoteo 2:11, hayaang mga babae matuto sa katahimikan ng may buong pagpapasakop. Hindi ko pinahintulutan ng mga babae na magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki kundi tumahimik. Ito ay pareho sa pagiging tahimik. Ibig sabihin, kaunting salita. Ito ay usaping nagtuturo ang babae sa iglesia. Ngayon, ang mga babae ay ginagawang elders at pastora, ngunit hindi ito biblikal. Ang mga babae ay may sariling bagay na dapat gawin bilang babae at ang mga lalaki ay mayroong ding specific na bagay na dapat gawin bilang lalaki. Meron ding mga espesyal na kaso. Sa lumang tipan, mayroong mga propetang babae, ngunit iyon ay napakabihirang kaso. Sa church, mayroong order. Matuto sa katahimikan. Kapag ang isang sister ay nais magturo o mamuno sa isang church, hindi tama ang ugaling ito. Ang mga sisters ay dapat magsalita ng tahimik. Ito ay tumutukoy sa pusong tahimik na sumusunod ng mga sisters. Ibig sabihin nito ang pagiging mahinahon at maamo. Hindi ibig sabihin na hindi na dapat pilitin ang mga sisters na sumunod sa ilang mga bagay. Ibig sabihin nito na sa church, mayroong specific na tungkulin ang mga sisters at mayroong ding ilang mga limitasyon. Dapat nilang tanggapin sa kanilang puso na mayroong mga bagay na hindi dapat gawin ang mga sisters. Mayroong ilang mga bagay na dapat kontrolin ng mabuti ng mga sisters. Sa pamilya, kapag nagagalit ang asawang lalaki kahit na hindi gusto ng asawang babae, nananahimik siya. Gaano karaming pagdurusa ang mararanasan ng babae kapag siya ay nanganak at nag-aalaga ng sanggol? Ang asawang lalaki ay nagtatrabaho sa labas at kumikita. Siyempre, mahirip din ito para sa mga asawang lalaki. Ngunit sa tingin ninyo ba ay ang mga asawang babae naglalaro lang sa bahay? Napakaraming gawain na dapat tapusin, walang katapusan at mukhang hindi napapansin ng iba. Ngayon, kapag matapos alagaan ang mga anak sa kanilang pagdurusa at kapag lumaki na yung mga anak at umalis na sa bahay, ay hahantong ang asawang babae sa climacteric stage. Kung gayon, magbabago ang kanilang ugali.
Physiologically, ang katawan nila ay maglalabas ng mas maraming men hormone. Bagamat hindi sila tutubuan ng balbas, ngunit ang kanilang boses ay magiging mas malakas. Magiging iba sila kaysa noon. Sa tingin mo ba, masunurin pa rin ako gaya ng dati? At ano naman yung mangyayari sa mga lalaki? Sila ay unti-unting magiging parang mga babae. Kariritiro lamang nila. Makakaramdam sila na sila ay nag-iisa. At kapag sila ay uuwi, iba na ang kanilang mga asawang babae. Mas malakas na ang boses nila. At kapag na nagkakamali ang mga lalaki, mapapalaya sila. Dapat mag-ingat ang mga lalaki. Hindi po ako nagbibiro, nangyayari talaga ang mga ganito. Kaya nais ko na hilingin sa mga sisters na dapat ding magpigil sa mga gayong bagay. Ako ay isang sister, isang babae. Dapat ninyong palakasin ang loob ng inyong asawang lalaki. Kapag nakakaramdam ang inyong asawang lalaki na siya ay nag-iisa at pinanghihinaan, sabihin ninyong, kaya mo yan, bata ka pa naman. Dapat ninyong palakasin ang posisyon ng inyong mga asawang lalaki at palakasin ang loob. Kapag patuloy na napanghihinaan ang mga asawang lalaki kapag hindi sila ay pauwi na at nagagalit lagi ang asawang babae sa kanya, baka mamatay na siya ng mas maaga. Ngunit hindi siya dapat mamatay, hindi po ba? Pasensya na po. Kaya mga sisters ay dapat magkaroon ng pagpipigil sa sarili sa ilang mga sitwasyon. Kaya sa unang Korinto, chapter 14, verse 34, ang mga babae ay dapat tahimik sa mga iglesia sapagkat sila ay hindi pinahintulutang magsalita kundi pasakop gaya ng sinasabi ng kautusan. Kung babasahin ang mga sisters ito, bakit nakasulat sa Biblia ang ganitong salita? Ang ilang sisters ay umaasa na walang ganitong verse sa Biblia, hindi ba? Ngunit, dapat din nating malaman ang iba't ibang tungkulin ng mga babae. Kaya sa unang Korinto, chapter 11, nasusulat, yung mahabang buhok ng mga babae ay sagisag na sila ay nasa ilalim ng otoridad. Kapag ang isang lalaki ay may mahabang buhok, ito ay kahihiyan sa kanya. At yung babaeng mayroong maikling buhok, ito ay hindi nakakalugod. Gayunpaman, yung mga babae mayroong mas mahabang buhok kaysa sa mga lalaki, ito ay sagisig ng otoridad sa kaniyang buhok. Bakit? Dahil sa mga anghel. Dahil isang anghel ang nais maging tulad ng Diyos, kaya siya ay pinalayas at naging si Lucifer, si Satanas. Kaya maging ang ibang mga anghel, kung sila ay hindi susunod, maaari silang maging gaya ni Lucifer. At lumapit si Satanas kay Eva at nagtanong, sinabi ba ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang anuman ang mula sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Ano yung dapat na sinabi ni Eva sa kanya? Nang sinabi ng Diyos ang kautusan, hindi pa nilikha si Eva. Hindi yan ang sinabi sa akin ng Diyos, tanungin mo ang aking asawa. Ganito dapat yung sinabi ni Eva, ngunit siya ay nagpatuloy at sinabing makakain namin ang lahat. Namin? Sinabi ng Diyos, huwag kang kakain. Hindi sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain. Inilagay ni Satanas si Eva sa parehong posisyon ni Adan at pagkatapos ay inilagay sina Adan at Eva sa parehong posisyon ng Diyos. Kaya maging kagaya ng Diyos. Inilagay ni Satanas ang pagmamataas sa kanyang puso. Sinira ni Satanas yung order. Kaya nga sa 1 Korinto 11, nararapat na ang babae ay magkaroon ng sagisag ng otoridad sa kanyang ulo. Ibig sabihin nito ay ipapakita nito sa ibang mga anghel ang ganito. Kami na mga babae ay masasama dahil itinaas namin ang aming sarili at nadaya ni Satanas ng gayon. Ngayon kami ay susunod. Dapat ninyong malaman ang kahulugan nito. Kaya ang pagpipigil sa sarili ay inutos sa mga Kristiyanong sisters. Merong mga dahilan kung bakit dapat magpigil ang mga sisters. Hindi angkop na magsalita ng marami, magturo o magkaroon ng otoridad, mamuno o ipilit ang sariling opinyon. Iyon ang order na itinalaga ng Diyos sa Biblia. Dapat mayroong puso ang mga sisters na kayang magpigil at magtiis ng may kaamuan at kapakumbabaan sa iglesia. Napakalagang bagay nito sa buhay Kristiyano sa church. Ginagamit ng Diablo ang ating laman, ang pagnanasa ng laman na hindi nababago upang makagawa tayo ng hindi kaaya-ayang bagay.
hindi dapat tayo magpadaya sa Diablo. Sinasabi doon sa Juan chapter 8 verse 34, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Sinasabi doon sa 2 Pedro chapter 2 verse 19, sapagkat sino man ay inaalipin ng anumang lumulupig sa kanya o lumupig sa kanya. Ang pagkatalo sa digmaan ay magdadala sa kanila sa pagkaalipin, kaya sila ay dapat mamuhay bilang alipin. Kung ang isang boksingero ay matalo ang kanyang kalaban, sinasabi na ang natalo ang magiging alipin. Kaya kung matalo tayo ng kasalanan, tayo ay alipin ng kasalanan. Kung matalo tayo ng laman, tayo ay alipin ng laman. Kung ginagamit tayo ng Diablo, tayo ay alipin ng Diablo. Sinasabi doon sa Unang Korinto, sa chapter 7 verse 23, kayo'y binili sa halaga, huwag kayong maging mga alipin ng mga tao. Hindi dapat tayo maging alipin ng laman at kasalanan. Tayo ay alipin ni Kristo, hindi ng tao. Ang alipin ay dapat magpasakop ng lubos kay Kristo. Kaya sinasabi sa Roma chapter 6 verse 17 hanggang 18, ngunit salamat sa Diyos na bagamat kayo'y dating mga alipin ng kasalanan, kayo'y taus-pusong sumunod sa anyo ng aral na doon ay ipinagkatiwala kayo. At pagkatapos na mapalaya kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo sa paggawa ng matuwid. Tayo ay nararapat na mamunga tungo sa buhay na walang hanggan. Ngayon tayo ay malaya mula sa kasalanan at alipin sa paggawa ng matuwid. Tayo ay naging mga alipin ng Panginoon. Kaya kung titingnan natin sa Genesis chapter 3 verse 4 sa halamanan ng Eden, mula sa punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama ay inutos ng Diyos na huwag kumain. Ngunit unang tinukso ng Diablo si Eva at sinabing, kainin mo ito, tiyak na hindi kayo mamamatay. Kung ikaw ay kakain, tiyak na magiging matalino ka at magiging gaya ng Diyos. Iniligay niya kay Eva o iniligay niya si Eva sa kasakiman. Nilikha ang tao ayon sa larawan ng Diyos upang maging gaya niya. Walang kasiyahan ng tao hanggang sa maging gaya siya ng Diyos. Ngunit kapag kinain mo yan, ikaw ay magiging gaya ng Diyos. Ngunit kapag pinagkumbaba natin ang ating sarili sa harapan ng Diyos, itataas niya tayo. Gayunmaman, sinubukan ng Diablo na maging gaya ng Diyos at siya ay bumagsak sa impyerno. Kaya dun sa Isaiah 14:12-15, ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpabagsak sa mga bansa. Sinabi mo sa iyong puso, ako'y aakyat sa langit, sa itaas ng mga bituin ng Diyos, aking itatatag ang aking trono sa itaas, ako'y uupo sa bundok na pinagtitipunan sa malayong hilaga. Ako'y aakyat sa itaas ng mga kaitasan ng mga ulap, gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan, gayon may ibinaba ka sa Sheol, sa mga pinakamalalim na bahagi ng hukay. Nilikha ng Diyos ang impyerno para sa Diablo, na siyang nahulog na anghel. Ang dahilan ng pagkakahulog ng Diablo ay ang pagmamataas. Inilagay ng Diablo ang pagmamataas kay Eva. Nang kanyang marinig ang salita ng Diablo at nakita niya na ang puno ay mabuting kainin, ito ay nakakalugod sa paningin at dapat naisin upang maging matalino. Tungkol dito, sinabi sa Unang Juan 2:15-16, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Ang lahat ng mga bagay sa sanlibutan ay kanais-nais upang maging matalino. Ang pagnanasa ng laman ay ang pusong nagnanais ng pagkain at ang mga material na bagay. Ang tao ay mayroong pusong nagnanasa. Ang pagnanasa ng laman at mata ay ang mga kaaya-aya sa mata. Magagandang bagay at sexual na pagnanasa.
Ang maging matalino ay isang marangal na pagnanais na sinusubukang maging kapantay ng Diyos. Dapat nating malaman na ang Diablo ay sinusubukang pabagsakin ang mga ligtas na tao sa pamagitan ng mga bagay na ito. Ang magtatagumpay laban sa panuksong ito ay ang magpigil sa sarili. Habang ngayon, ang Diablo ay tunutukso tayo ng ganitong nang walang patid, kaya't dapat tayong mag-ingat sa mga panuksong ito. Sa Efeso 6:11, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga panghanan ng Diablo. Sa 17, at taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Dapat nating panghawakan ang mga sandata upang makatayo tayo laban sa mga pakana ng Diablo. Magkaroon dapat tayo ng salita ng Diyos na siyang tabak ng Espiritu. Nasuot ang buong kasuotang pandigma ng Diyos. Isuot ng iniutos ng Diyos na ating suotin ang mga ito. Si Jesus ay tinukso ng Diablo sa Mateo 4 sa pamagitan ng tatlong uri ng panunukso. Sa bawat panunukso ay natalo ni Jesus ang Diablo sa pamagitan ng mga salitang nasusulat, nasusulat, at nasusulat. Dapat nating madaig ang lahat ng panukso ng Diablo sa pamagitan ng salita na umaasa sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang madaig ang tukso ay ang magpigil sa sarili. Ito ay ang magpigil sa sarili. Dapat nating mapigilan ang panukso ng Diablo. Dapat nating madaig ang panunukso mula sa ating puso at mga panukso mula sa labas. Sa Kolosas 3:16, maninanawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan, magturo at magpaalalahanan kayo sa isa't isa. Sino ang dapat nating turuan? Dapat muna nating turuan ang ating sarili. Sa Roma 2:21, ang Diyos ay nananaway. Ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo ba tinuturuan ang iyong sarili? Narinig ko na mayroong mga banal na nakakapakinig ng sermon at sinasabi, ako ang sinasaway ni pasto sa sermong ito. Ako ang tinatarget niya. Narinig ko iyan. Ngunit, hindi ako nangangaral ng salita upang sawayin ang specific na tao. Pero ang taong iyon ay hiyang-hiya. Kung narinig ko ang ganoong salita, sasabihin ko na iyon ay tama dahil ang lahat ng sermon ay para sa bawat kapatid. Kapag nakikinig ng sermon ng ilang mga kapatid, iniisip nila na kung napakinggan ito ng ibang kapatid, ito ay makakatulong sa kanya. Ngunit, ikaw mismo ang dapat na nakapakinig ng sermon na iyon. Sa Kolosas 3:16, manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Sa awit 119:11, iniingatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Dapat nating basahin, pakinggan, sauluhin ang salita ng Diyos upang mapanatili natin ang salita ng Diyos sa ating puso. Hindi ito dapat maalis sa ating isipan. Hindi ito dapat maiwan sa backpack lamang. Hindi ito dapat maiwan doon sa lagayan ng libro. Dapat itong manatili sa ating puso upang mailagay ang salita ng Diyos sa ating puso. Dapat nating isipin ang salita ng Diyos sa kaibuturan ng ating puso at dapat nating subukan na sundin ang salita sa ating buhay. Iniingatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Kung ating ilalagay ang salita sa ating puso, ang salitang ito'y mananatili sa ating puso. Kapag ang kasakiman ay pumasok sa ating puso, alalahanin natin ang talatang ito. At kapag ang pagnanasang ito ay naipaglihi, ito ay nanganganak ng kasalanan at ang kasalanan kapag malaki na ay nagbubunga ng kamatayan. At kapag ang pagkapuot ay pumapasok sa ating isipan, alalahanin natin ang talatang ito. Huwag mong kapuotan ang iyong kapatid sa iyong puso. At kapag galit ay pumasok, alalahanin ang verse na ito. Magalit kayo, ngunit huwag magkasala. At huwag umabuso. Kung nais mong gumanti sa ibang tao na gumawa ng masama sa atin, maaari nating alalahanin ang talatang ito. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama o ng pag-alipusta ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala. Kung mayroong salita ng Diyos sa ating puso, ang salitang iyon ay nagpapanatili sa ating puso. Kaya matutulungan tayo ng banal na Espiritu na huwag magkasala. Maaari nating madaig ang panunukso ni Satanas sa pamagitan ng tabak ng Espiritu Santo, pero hindi tayo nagbabasa ng Biblia,
kung hindi tayo nakikinig ng salita ng Diyos, kung hindi tayo nagsasaulo ng salita, kahit na ang sinusubukan nating magsaulo, sila ay kagaya ng mga heneral na walang sandata na hindi makalaban ng maayos. Kahit na nananahan sa atin ang banal na espiritu, ngunit kung wala ang salita, paano siya makakakilos? Kaya kung tayo ay magbabasa, makikinig, magsasaulot, mag-aaral ng salita ng paunti-unti, at kung ilalagay natin ang salita sa ating puso ng paulit-ulit, kung gayon ay matitigi tayo sa paggawa ng kasalanan ng paulit-ulit. At tayo ay makakapamuhay ng maayos bilang Kristiyano. Maaari nating tularan si Kristo ng paulit-ulit. Dapat tayong maging kagaya nito. At pag-isipan din natin yung tungkol sa pagkamainitin ng ulo, maaring alam ninyo ito. Sa Ecclesiastes chapter 7 verse 9, huwag kang maging magalitin sapagkat ang galit ay naninirahan sa dibdib ng mga hangal. Kung kanyang mapipigilan ang kanyang galit sa loob ng ilang segundo, ito'y magiging maayos kinalaunan. Ngunit minsan, siya ay hindi nakakapagpigil at nakapagsabi ng masasakit na salita at maaring manuntok ng ibang tao. Hindi niya ito nakokontrol ng maayos. Napakahirap na pamahalaan ang kanyang puso. Kapag ganito natin, kapag hindi natin makontrol ang ating galit, ito ay talagang napakalaking problema. Basahin natin ang sabay-sabay po doon sa Kawikaan chapter 16. Kawikaan chapter 16 verse 32. Basahin natin ang sabay-sabay, Kawikaan chapter 16 verse 32. Ang makupad sa pagkagalit ay mas mabuti kaysa makapangyarihan at ang namamahala sa kanyang diwa kaysa sumasakop sa isang bayan. Ang makupad sa pagkagalit ay mas mabuti kaysa makapangyarihan. Siya ay kagaya ng makapangyarihan. Ang isang tao na hindi nagpipigil sa kanyang galit ay mabilis na magalit. Ako rin minsan ay mabilis na magalit. Ngunit sinusubukan kong pigilan ito. Kung hindi, ito ay malaking problema. Ako ay natatakot sa isang tao. Kahit na ang usapin ay hindi malaking usapin, ngunit siya ay mabilis nagagalit. Hindi ko siya maintindihan. Ang makupat sa pagkagalit, ibig sabihin, siya na nagpipigil ng kanyang galit ay mas mabuti kaysa makapangyarihan. Sinasabi sa Biblia, ang tao ay nagpipigil ng kanyang galit ay mas mabuti kaysa sumakop sa isang bansa o bayan. Ang pagpipigil ay dakilang kapangyarihan. Sa Kawikaan chapter 4 verse 23, ang iyong puso ay buong sikap mong ingatan sapagkat mula rito'y dumadaloy ang mga bukal ng buhay. Dapat nating pamahalaan ang ating puso. Kaya napakahalaga na ingatan natin ang ating puso. Sa Kawikaan chapter 14 verse 17, ang taong magagalitin ay gumagawang may kahangalan, ngunit ang taong may unawa ay may katiyagaan. Ang magagalitin, siya ay madaling magalit nang hindi nag-iisip. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Mayroong isang salita na ang galit ay hindi mapigilan. Ako ay natatakot dito. Tayo ay dapat na mag-ingat dito at dapat nating suriin kung ako ba ay kagaya nito o hindi. Ang taong hindi kayang magpigil ng kanyang galit ay madaling na ipapakita ang kanyang galit sa kanyang mukha kapag may sinasabing masamang salita laban sa kanya. Ang kanyang mukha ay namumutla at namumula. Siya ay nagsasalita ng walang ingat kaya't malaking problema ang maari niyang maidulot dahil hindi niya mapigilan ang kanyang galit. Sa Kawikaan chapter 29 verse 11, inihinga ng hangal ang kanyang buong galit ngunit ang matalino ay nagpipigil ng tahimik. Inihinga ng hangal ang kanyang buong galit ngunit ang matalino ay nagpipigil ng tahimik. Kaya doon sa Efeso chapter 4 verse 26, magalit kayo ngunit huwag magkasala.
Huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit. Maari tayong magalit ngunit hindi ito dapat maipakita sa gawa at salita. Huwag magkasala. Huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit. Ibig sabihin, dapat nating talikuran kaagad ng galit. May iba na nagsasalita, nagagalit sa loob ng maraming araw at palagi niyang iniisip, balang araw makakapaghiganti din ako. Hinahasa niya ang kanyang kutsilyo. Hindi ito dapat gawin ng isang Kristiyano. Kawikaan 14:29, ang makupad sa galit ay may malaking kaunawan, ngunit ang madaling magalit ay nagbubunyi ng kahangalan. Ang madaling magalit ay nagbubunyi ng kahangalan. Ito ay kahangalan, ito ay kahiyahiya. Santiago 1:19-20, ang bawat tao ay dapat na maging mabilis sa pakikinig, marahan sa pagsasalita, mabagal sa pagkagalit. Ibig sabihin, dapat nating kontrolin ang ating sinasabi at init ng ulo, sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Ang pag-ibig ay hindi mayumutin. Ang pagkayamot ng hangal ay agad nahahalata, ngunit hindi pinapansin ng matalino ang pagkutsa. Bagaman ito'y kakutsaan, kung hindi natin ito papansinin, ito ay pagiging matalino. Pero kung hindi natin kukontrolin ang init ng ulo, ay magwawala tayo. Kung hindi natin kukontrolin ang init ng ulo, dun sa taong nakagawa ng mali sa atin, maghihiganti tayo. Lalo tayong magiging bayolente. Hindi ito dapat gawin ng Kristiyano. Kung hindi magtitimpi ang Kristiyano at manununtok siya ng kapatid. Bakit niya yun nagawa? Dahil hindi siya nagtimpi. Ano ba ang ginawa ni Jesus? Sa 1 Pedro chapter 2, verse 22 at 23, ganito yung ginawa ni Jesus. Siya ay hindi nagkasala at walang natagpo ang pandaraya sa kanyang bibig. Nang siya'y alipustahin, hindi siya gumanti. Nang siya'y magdusa, hindi siya nagbanta. Kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humatol ng may katarungan. Ilang beses na inalipusta si Jesus. Si Jesus ang tagapaglikha. Siya mismo yung Diyos. Siya yung hari ng mga hari. Subalit, ilang beses siyang inalipusta. Wala siyang ginawa sa mga taong nang sumbat, kumuha ng karahasan, at nang usig sa kanya. Kaya nga kung titignan natin, nasa Mateo chapter 26, Mateo chapter 26, makikita natin ito. Mateo chapter 26 verse 67. Mateo chapter 26. Mateo chapter 26 verse 67 at 68. Pagkatapos ay kanilang niluruan niya siya sa kanyang mukha at siya ay kanilang pinagsusuntok at sinampal siya ng iba na nagsasabing, "Ipahayag mo sa amin, ikaw na Kristo, sino ang sumuntok sa iyo?" Niluraan nila ang mukha niya. Ibig sabihin nito, tinakban yung kanyang mukha. At siya'y pinagsusuntok. Sinuntok siya, tapos sino yung sumuntok sa iyo? Nilalait nila si Jesus. May kasalanan ba si Jesus? Wala po. Gayunpaman, binugbog nila si Jesus at siya'y niluraan. Kung titingnan din natin sa chapter 27, makikita natin. Sa chapter 27, verse 27 hanggang 30. Verse 27 hanggang 30,
Dinala si Jesus ng mga kawan ng gobernador sa pretoryo at tinipon nila ang buong pangkat ng mga kawal sa paligid niya. At siya'y kanilang hinubaran at dinamitan ng isang balabal na pulang-pula. Sila'y gumawa ng isang koronang tinik, ipinatong ito sa kanyang ulo at inilagay sa kanyang kamay. Sa kamay niya ang isang tambo. Lumuhod sila sa harapan niya at siya'y kanilang nilibak na nagsasabing mabuhay, hari ng mga Hudyo. Siya'y kanilang niluraan, kinuha nila ang tambo at hinampas ang kanyang ulo. Doon sa Mateo chapter 26, binugbog ng mga Hudyo si Jesus. Sa verse na ito, dinala si Jesus ng mga kawal na Romano sa pretoryo at siya'y nilibak sa pamagitan ng paghubad sa damit ni Jesus sa harapan ng buong pangkat. Tapos, ang hari ay dapat na magsuot ng balabal na pulang-pula, kaya sinuotan nila ng pulang-pulang balabal si Jesus. Ang hari ay dapat magsuot ng korona, nilagyan nila ng koronang tinik ang ulo ni Jesus. Ang hari ay dapat na may hawak na setro, inilagay nila ang isang tambo sa kamay ni Jesus. Lumuhod sila sa harapan ni Jesus, tapos sinabi nila, "Mabuhay, hari ng mga Hudyo." Pagkatapos ay kinuha nila yung tambo mula sa kamay ni Jesus at hinampas ang ulo ni Jesus. Subalit, hindi nagsalita ng anuman si Jesus, gaya ng kordero na dinadala sa katayan at gaya ng tupa na sa harapan ng mga manggugupit. Kaya, kung tayo ito, siguro sasabihin natin, "Hoy, hindi mo ba ako kilala?" Kung sinabi ito ni Jesus, silang lahat ay mapapahamak. At ang hindi mabilang na mga anghel sa langit ay bababa ng may tabak. "Huwag kayong bababa." Pinigilan sila ni Jesus. Tiniis itong lahat ni Jesus. Doon sa Hebreo 12:3, isaalang-alang ninyo siya na nagtiis ng gayong pagsalungat ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili. Dapat din tayong magtiis. Paano naman si Apostol Pablo? Ayon dun sa 1 Corinto 4:3. Si Apostol Pablo ay pumunta sa Corinto upang ipangaral ang Ebanghelyo at ang mga taga-Corinto ay naligtas. At isang iglesia ang naitatag. Sa kabila nito, labis na binaliwala ng mga taga-Corinto si Pablo. Ayon dun sa 1 Corinto 4:3, "Subalit para sa akin ay isang napakaliit na bagay ang ako'y hatulan ninyo ng alinmang hukuman ng tao. Ako man ay hindi humahatol sa aking sarili." Iniisip ng mga taga-Corinto na si Pablo ay hindi apostol. Si Pedro ay actually ang pinakadakilang apostol. Si Pablo ay nangangaral para kumita. Si Apostol Pablo ay walang pamilya at walang anuman. Binaliwala nila si Apostol Pablo, ngunit tiniis ito ni Pablo. Kaya doon sa 1 Corinto chapter 4 verse 9, "Kami ay naging panuorin ng sanlibutan." Sinabi niya rito ng mga anghel at ng mga tao, "Bagamat nilalait kami ay nagpapala, bagamat inuusig ay nagtitiis kami, bagamat mga sinisira ang puri, kami ay nakikiusap. Kami naging tulad ng basura sa sanlibutan, dumi ng lahat ng mga bagay hanggang ngayon." Si Apostol Pablo ay nagdusa ng labis na kahirapan. "Kami ay naging panuorin. Siya ay hubad, gutom, walang tulog, hindi makakain, binugbog, inalipusta. Siya ay nagdusa pareho sa loob ng iglesia at sa mga hintil. Subalit tahimik na tiniis ni Apostol Pablo ang kahirapan upang sumunod kay Jesus." Ito yung pagpipigil sa sarili. Dapat nating patuloy na pag-aralan. Pag-aralan natin ang tungkol sa pagpipigil sa sarili. Ngunit, yung sermon sa araw na ito ay dapat na maikli lamang. Hindi natin mapag-aaralan ang lahat ng pagpipigil sa sarili sa araw na ito. Plano kong pag-aralan ito ng isa o dalawang ulit.
Ang pagpipigil sa sarili ay napakahalaga sa buhay pananampalataya. Kung walang pagpipigil sa sarili, ang isang Kristiyano ay hindi maayos na makakapamuhay sa kanyang buhay pananampalataya. Ang bawat nakikipaglaban sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay. Ang pagpipigil sa sarili ay bunga ng Espiritu Santo, kaya kailangan natin ng pagpipigil sa sarili. Ang makupad sa pagkagalit ay mas mabuti kaysa makapangyarihan at ang namamahala sa kanyang diwa kaysa sumasakop sa isang bansa. Siya ang panalo. Dapat kang manalo laban sa iyong sarili. Kapag nanalo ka laban sa iyong sarili, ay magagawa mo ring manalo laban sa sanlibutan at sa diablo. Dapat ninyong matutunan ang buhay ng pagpipigil sa sarili, sa gayoy makukontrol ninyo ang inyong sarili. Kamusta nga ba ako? Dapat nating suriin ang 9 na bunga ng Espiritu Santo pa isa-isa. Meron ba kayo ng ilan sa mga bunga ng Espiritu Santo at wala naman ang iba? I-check nyo po kung ilan ang nakuha ninyo. Dapat tayong mamunga ng lahat ng 9 na bunga ng Espiritu Santo. Napakahalaga po nito. I-check po natin kung ilan yung nakuha ninyo. Ngayon po, manalangin na po tayo. Mabagi namin amang Diyos, salamat po Panginoon sa inyong habag sa amin na mga lumayo sa Diyos at lumakad sa aming mga kasalanan at sa pagligtas sa amin. Salamat po Panginoon sa pagbibigay mo sa amin ng iyong buhay at sa pagpapahintulot ng iyong Espiritu na manahan sa amin. Subalit, napakaraming bagay ang hindi namin nasusunod sa salita ng Diyos at hindi namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ito'y dahil sa luma naming pagkatao. Panginoon, mahabag ka po sa amin. Tulungan mo po ang aming kahinaan at hayaang baguhin ng Espiritu Santo ang aming puso at pagkatao araw-araw sa pamagitan ng iyong salita. Sa gayon, makapamunga kami ng bunga ng Espiritu Santo sa kapuspusan ng banal na Espiritu. Pangunahan mo din po kami, sa gayon ay makapamuhay kami bilang karapat-dapat sa Diyos. May mga bagay na sa aming buhay po na hindi pa po namin makontrol, kaya hindi namin magawang mamuhay ng maayos bilang mga Kristiyano. At may mga bagay na nakakasakit sa puso ng iba, nakakasira sa aming pagkatao at nagkakamali sa gawain ng Diyos. Panginoon, gabayan at pangunahan mo po kami upang maging katulad sa iyong pagkatao, sa gayoy makapamuhay kami ng nararapat na buhay Kristiyano. Dalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.